Alright, what's up mga ka-Bapon? This is Pop Sneak Babe. You're watching my video. So, ang topic natin ngayon, tuturuan ko kayo mag-build ng para series. Alright, let's go. Let's G. So, tuturo ko sa inyo step by step. Okay? What's up? What's up, baby? You alright? So, ito. May nakaready na ako. So, nakita nyo. Mahirap siya makita. Ano ba to? Yun. So, kung makikita nyo, kung titignan nyo siya ng mas malapitan, so, dikit-dikit siya. So, dapat magandang pagkakagawa ng wire. So, ganito. So, step by step, meron na akong nakaprepare na isang ganito. Para series is 8 loops. So, ang gamit kong wire is ang Raptor wires. Alright, let's G. Okay. So, ito yung old packaging. This is the new packaging. Okay? So, napaka-elegant. Classy. You can see that? Very beautiful. Okay? Tiger wire. So, ang gamit ko is, this is the old packaging. Yan. Yan siya. This is the new one. Okay? So, ang gamit ko is 24G na Tiger wire. Kasi, gusto ko ng flavor. Flavor build ako. Sawa na ako sa... Sawa na ako sa clouds. Ayan. So, meron na akong nakaready rito. Isang coil. So, yung isang daliri ng itong thumb ninyo dito. So, nakalock yan. Nakalock yan dito sa harapan. So, nakalock siya. Nakalock siya. Yung nakaharap sa'yo, nakalock siya. And then, iikot mo siyang ganun. Iikot siyang pa ganun. So 8 loops, 7 loops na to, dagdagan pa natin ng isa. Ayan. Si Tiger wire medyo mahirap i-build ito kasi para siyang spring. Pero kapag kaya mo nang i-manipulate yung wire. So kung hindi siya parang tali, so kailangan medyo lagyan mo ng konting force. Igagan mo ng konti, no? So, ayan. Meron tayong isang wire dito. Baka pa tayo ng isa. So, kailangan maganda ang pagkakagawa. Dikit-dikit siya. Hirap naman ni close-up nito. Ba't ganun? Ganun, hindi ko siya ma-close up. So anyway guys, habang itinuturo ko, maganda, meron na rin kayong may wire na rin kayo dyan para mas maganda, sinasabayan nyo na habang ginagawa ko. So ganun na, oh, ayun, oh. So nakalak na naman. Tuloy-tuloy lang pag-ikot. Nakita nyo yung pagganon ko, igaganon ko siya. Para magandang pagkakagawa. Hindi siya yung parang tali na iginaganon mo lang. Pangit ang pagkakagawa pag ganon. So, ayun. Pag inikot mo siyang ganon, dito sa part na to, medyo lagyan mo siya ng, i-press mo siya, lagyan mo ng konting force. Ayun, igaganon mo siya. Ganon alet. So, mabilis lang tayo. Ganyan. So, syempre guys, dahil matagal na ako nagbibuild, so almost 6 years na ako nagbibuild, the best teacher talaga ay ang experience. So the more ka na nagbi-build, and then mapapractice mo na mapapractice yan through the years, through the days, 'di ba? Na araw-araw. So sinipag ako mag-build dahil 2 months na itong build ko na to. This is my old build. Ayan siya. So actually pwede pa naman siya, pero parang napansin ko kanina, parang medyo ano na siya. Parang medyo na-lessen na yung flavor niya, matabang na. So that's the time na magpapalit na ako. So napakasulit ng 2 months, 'di ba? So 2 months na siyang hindi ko siya binibuild, cotton lang. So ang Raptor wires, guys, ay made of nichrome. Nichrome for flavor, stainless steel. Mixed with stainless steel siya. So, stainless steel is for clouds.
Ayan, ang Raptor wires, guys. So, ayan. 2, 4, 6. Dalawang ikot pa. So, ang gamit kong guide is 3.5 mm. 7. Kita mo, parang umaatras siya. Kaya, kailangan, parang umaatras siya pag, kwan. So, kailangan, pag inikot mo siyang ganon, dun sa part na parang mag-i-spring siya, kailangan lalagyan mo ng force ng konti. Gaganon mo siya. Hihilain mo. Para gumanon yung wire. Paano ba yon? Basta yung gaganon siya, mag-shape na siya. Otherwise, pag walang force, wala. Babalik siya. Mag-i-spring siya, paikot, pabalik. So, hindi magiging maganda ang iyong build. Alright, mga kabepon, higup muna tayo ng kape. Tinimpla ni ate. Pero advice ko talaga, mas maganda para sa mga beginner ay magkantal lang muna kayo. Kantal lang muna para sa mga beginner. Magpractice lang muna kayo sa kantal na 22G. Yung 26 manipis kasi. Sakto na yon, yung 22 medyo matigas ng konti. Mas magandang iganon. Or 24 pala. 24 or 26. Ay, 24 or 22. Ayan, pag 26 manipis kasi. Mahirapan kayo, parang ano na yon. Manipis. So 24 tayo, no? 24 sa kantal kayo mag-practice. And then syempre special wire, sayang naman, 'di ba? Magkano yung special magkano ito is 190. So kung sisirain niyo lang, kung pangit ang pagkakagawa, sayang naman, 'di ba? So para sa mga beginners, talagang marami pa kayong sasayanging wires. Yan ang totoo diyan. Hindi niyo naman siya mapo-perfect lang ng isang buildan lang. So, kung di ka naman maselan, okay na yon. Basta nalagyan mo ng wire na ikot-ikot mo na, okay na yon. May mga ganong vapors naman. Pero sa akin talaga, gusto ko, pre-practice ko talaga. Kumbaga, minaster ko kung paano siya mabuild ng maayos. Para maganda. Maganda ang kanyang outcome. Parang maganda sa feeling pag maganda ang build mo. Maganda tinitignan. At syempre, hindi lang yung ganda. At the same time, yung performance, of course. Satisfied ka sa ginawa mo. So, si Tiger Wire is flavor build. Tatandaan nyo, flavor build. So, naka-flavor automizer ako, and then flavor wire pa ang ginamit ko. So sobrang ma-flavor na to, guys, di ba? Sa mga tang, advice ko, Tiger Wire, kasi si Tank malayo ang wire niya, malayo ang build niya nasa baba, so may space siya. So mas maganda talagang naka Tiger Wire ka pag ano, pero meron pa rin namang gumagamit ng fuse clapton sa tank. Siguro 'yun na yung nakasanayan nila. Pero pag matagal ka na kasing ano, doon mo maano yung changes. Yun yung pinagkaiba nila. Parang pare-pareho lang naman ng mga wire, sabi nila. Tamang-tama ang timpla. Paano yan? Wala akong vape ngayon. Hindi ako makakaipak. Ngayon, basahan nga, paabot. Alright, so let's continue. So, tatanggalin ko na ang old build. Ko. Kabukas pa pala. Oh my goodness. So, ang gamit kong pambuild, variable ang ginagamit kong pambuild, mas madali. Kasi masyadong mabigat yung 4 bats. So, kailangan, tulad ako, builder ako, kailangan ko ng spare na spare na unit, spare na vape. Ito ang gamit-gamit ko pag nagbibuild ako. So, sa mga aspiring na gusto ring
maging negosyo or para sa mga aspiring na gusto rin kumita sa pagbibuild, eh magandang masterin yung maayos na pagbibuild para continuous na babalik ang mga customer, ang mga vapor sa'yo. And always, laging lilinisan. Pag bagong ano, pag magbibuild ka, babanlawan mo lang siya ng tubig na ganyan para matanggal yung parang malagkit sa juice. Diba? Babanlawan yan. And then may tweezer tayo rito, yung gilid-gilid niya, lilinisan. So, step by step yan. Para ang mga customer mo, masisihan sila na hindi lang basta pag nagpa-build, build lang, pupunas-punasan, ganun. So, mas better talaga na nababanlawan siya. Para tsaka mas comfortable ka talaga mag-build kapag wala yung parang sticky feeling ng juice na pag hinahawakan mo, messy, malagkit siya. Mas maganda, mababanlawan talaga siya. So, ang tamang-tamang build para sa para series, kahit anong mod pa, basta para series, 4 bats, tamang-tamang build talaga dyan is 8 loops. Ngayon, kung medyo malakas, minsan may kwan, meron ding medyo mas malakas na mod, so mas 8 to 10 loops, ganun. Pero sa akin, sa automizer ko, hindi na kasi magkakasya ang 10 loops. Yung automizer na medyo mas malaki, so, mafi-figure out mo na pag Mac user ka, dun mo na mafi-figure out kung anong tamang build sa'yo. So, ito, 8 loops ay parang pinaka-standard na to. Kung parang nalalakasan ka sa 8 loops, dagdagan mo siya ng 10 loops para medyo bumagal ang ramp up niya para hindi mabilis ma-burn. So, puputulin ko na to para eksakto na sa aking automizer. Yan, yung sakto lang siya. Ito, bawasan ko na rin to. Ito kasing sa akin, hindi ka na maaaring magputol dito pag nakalagay na siya, hindi ka na makakapag 2-pose kasi to eh. 2-pose siya. Mahirap ka nang mag-cut kapag ano. So, before mo pa siya ilagay, yan, 2-pose lang siya. Yan, 2-pose. Yan. Yan. So, mahirap ka nang mag-ano. Pag nailagay mo ng ganyan, diretsong hihigpitan na to. Yan, nakalagay na, and then align lang ng konti ng wire, titignan mo lang kung maganda ang alignment niya. Actually, itong automizer ko mahirap i-build. Kasi kailangan tamang spacing, perfect ang spacing. Kasi kung medyo nakausog siya ng konti, sasayad siya sa sleeve ng automizer. So kailangan magandang pagkaka-fit ng pagkaka-align ko. Tsaka para maganda rin ang performance niya, of course. And pitan lang natin siya. Then lagay natin yung guide. Stretch natin yung wire para magpantay-pantay sila. And then ia-align mong ganun.
Nakikita mo, makikita mo yung alignment niya, na makikita mo naman yung maayos na alignment niya. Stretch ulit. And then, ganyan. Yan. So ito, mas maganda na para sa mga beginner, mas maganda na mag-practice muna sa, kahit sa mga 5 loops lang muna na kantal, para hindi sayang ang wire. So ito, itong tinuturo ko ay para sa mga Mac user na 4 bats. Kiklip na natin. Itong pinakamahirap na part, yung pag-clip. Talagang it takes time talaga. It takes time talaga bago may clip mo ito, lalo na itong si Tiger, ano. Pero mapapractice mo to. Pag lagi mo nang ginagawa, mapapractice mo kung paano mo mamanipulate yung wire. Kung paano mo siya kukontrahin. Kapag nag-i-spring siya, kung saan part ka, saan part mo siya kukontrahin para ano. Kung sa fuse clapton, madali lang. Madali lang talaga. Kaya most na mga vapor talaga prefer nila ang fuse clapton dahil madali. Madali i-build si fuse clapton kasi flat wire eh. Kaso kung flavor talagang habol mo, magta-tiger ka talaga. So kailangan mo talagang matutunan ito. Bili ka lang ng wire mo, mas makakatipid ka. Yan. Nako. Kita mo dun sa may bandang gilid niya, parang lumiliit yung butas. So kailangan mong iikutin mo muna siyang ganun. Iikutin mo muna siyang ganun. Babalik mo siya ng konting ganun. Makikita mo. Ganyan mo siya. Makikita mo kung paano mo siya ibabalik yung wire. And then align. Konting ayos-ayos na lang. Ayan. Medyo okay na to. Malapit na. Tataas lang natin. Tataas natin ng konti. Tataas natin ganun para mas ma-flavor siya. Huwag sobrang mataas kasi sasayad siya sa drip tip. Makikita mo naman, sisilip-silipin mo kung paano siya yung magandang alignment niya. Makikita mo kung tabingi. Yun, that's the time na iano mo siya. Yan, medyo okay na to. Yan. Pag finire ko to, medyo titigas pa to, so mas maganda. Mas madali mo na siyang i-align pag na-fire na to, titigas yung wire. Hindi na siya parang nag-i-spring. Pero dapat dito pa lang talagang inaayos mo na siya. So para sa akin, magandang build na to. Ayan, maganda na yung level, yung height niya. Maganda na. Tsaka yung pagkabilog niya, dapat pare-pareha silang ganon, maganda. Makikita mo naman yung medyo maliit siya dito sa may bandang dulo dahil sa pagkakaklip niya. So, iurong mo siyang ganon. Yan. So, all sides, titignan mo. Height. Top. Sa kabila. Yan. Pag nilalapit ko kasi siya, hindi ko alam kung bakit ganito tong phone na to.
pag nilalapit ko, hindi niya kun lumalabo yung ano. Paglapit mo, i-click mo ganito. Paglalapit ko. Ganun pa rin. Ayaw niya yata talagang maging maliwanag eh. So maganda na to, tamang-tama na yung level niya. Konting ano na lang, konting talagang matagal talaga mag-build ng maayos na build. Pero kung gusto mo namang mabilisan lang, pwede naman. Pwede namang hindi pagandahin na. Siyempre, pero siyempre pag magtatrabaho ka, kailangan ang trabaho ay quality. Lalo na kung nangangarap ka na maging builder ng vape, gusto mo siyang maging ano, maging negosyo, hanap buhay. So kailangan maayos ang build para ang customer ay babalik-balik. So gagano mo na lang siya pag ano, pag i-align mo siya, gagano mo lang, gagasgasin mo yung ano niya. Gagano mo. No? And oh, di ba? Ambilis lang. Mabilis lang kasi na-align ko ng mabilis ang wire. What's up mga ka-vapor? Ka-vapor. So nagbo-blue-blue siya. Oh, ang gandang tignan. So almost 2 months, no? Na hindi ko pinalitan yung coil ko, di napaka-sulit na noon. So baga na naka-save na ako ng maraming wire noon, no? Naka-save na ako ng maraming build. So pag paiinitin ko siyang ganon, paiinitin ko, naka-clip para magsama-sama sila, magkadikit-dikit sila. And then igaganon mo na naman, gagasgasin mo. Para magpantay-pantay sila. So okay na to, oh. Konting ano na lang, gagano mong konti, taas mong konti siya. Ayan, para ma-flavor. Pag mataas siya, ma-flavor. Kaya lang, pag nasobrahan naman, sa sayad naman, sa drip tip. Medyo lumamig na yung aking kape. Oh, maganda na kasi na-fire na siya eh. Hindi na siya nag-i-spring. So pag may isang coil na hindi nagfa-fire, that's not good. Kailangan mag-fire silang lahat. May burn taste siya pag ganon. So okay. This is almost perfect. Dahil wala namang perfect. Almost perfect lang. Okay. So makikita mo kung magandang quality ng wire is nagbo-blue siya. Makikita mo pag lumamig, ayan, nagbo-blue siya. Ayun oh, nagbo-blue siya. Hindi niyo siya masyadong makikita ng dito sa video, pero nagbo-blue na siya. So maganda ang quality ng wires natin, ibig sabihin.
So double check lang, ulit-ulitin lang na ganun. Baka may isang loop na hindi nagpa-fire. Ulit-ulitin lang natin. Tingnan natin. Ayan, ayun. Oh, ayun, sabay siya, di ba? Oh, ayun. Then double check, higpitan, palamigin lang muna natin. Double check natin. Mainit ito, mainit. Mainit, mainit. Kailangan kasi mahigpit siya. 'Yun ang isang cause ng hindi pagpantay ng fire. So pagkatapos mo siyang i-align, kailangan i-double check mo yung higpit niya. Kaya no, lumuwag. Kasi kapag na-fire mo siya, lumuluwag siya. Lumuluwag siya kapag ano. Ayan, okay na. So that's the final na higpit na 'yon. The double check mo ulit, isa pang ulit. So kapag na-align mo na siya, higpitan mo ulit kapag na-fire. The double check mo siya. Siyempre pag higpit mo, magmo-move na naman uli yung wire. So the double check mo na naman ulit. The double check mo na naman ulit yung alignment niya. Tatabingin na naman 'yon eh pag inigpit mo eh. Pero kailangan mo talagang gawin 'yon. So paulit-ulit na double check hanggang sa maging perfect. Maging almost perfect. Ayun. May ano na naman siya sa baba. May spot na naman siya doon na hindi na naman umaano. So gaganunin mo na naman, gagaskasin mo na naman. Gaganun mo na naman yung loop, yung mga loops niya. Meron pang isa uli dito sa kabila. Ayun, may hot spot siya. Makikita mo yung hot spot. Parang ano siya eh, kumikinang. Ayan, so yan, ang ganda na ng fire oh. Okay, so masarap na naman mag-vape nito dahil maganda na naman ang bago na naman ang build, maayos na naman, bagong wire. So ayun. So 2 months. Okay. Ang kagandahan ng RDA, ito lang ang huhugasan mo and then yung ano lang niya, yung deck niya, wala na. Unlike sa ano, ang dami mong hinuhugas-hugasan, ang dami mong binabanlawan sa tank. 28 minutes na ang ating video, napakahaba na, grabe. So, ganun lang siya kadali i-build. Basta practice lang ng practice. Lalo na kung passion mo ang vaping. Passion mo ang vaping, gusto mong maging hanap buhay, gusto mong kumita ng pera. So kailangan mo siyang pag-aralan. So napakadali lang, di ba? Yun ang sinabi ko kanina, experience is the best teacher. Gamit kong cotton bacon. So na-compare ko na yung organic na cotton. So syempre kung gusto mo ng best quality talaga,
premium wire, premium ang wires mo, premium din ang cotton mo, and then ang juice mo is premium din. So, di ba? Satisfied. Magsama-sama 'yon. Ganda yung cotton to, si cotton bacon. Tsaka matagal siya maluma, matagal ma-worn out talaga. Sa mga previous na vlogs ko, sinabi ko na yan. Tanggalin mo lang yung dulo, tulad ng ginagawa ko nito. So, konting massage-massage mo lang na ganyan. Hindi naman kailangan ng paganday ng todo-todo to kasi magfo-form na rin siyang mag-isa niya mamaya to pag nilagay mo na sa coil. Konting stretch lang ng ganon, ayusin mo lang siyang ganyan, tanggalin mo yung mga yung imperfection, yung mga yan yan, mga sa gilid-gilid niya, yan. Tanggalin mo lang yan. Yan. Ayusin mo lang siya para maganda. Tsaka para madali siya ilagay. Okay. Kung medyo mataba, kung medyo malaki siya, bawasan mo konti, ulit. Ulitin mo lang na ganoon. Okay. Lagay natin. Ito ang tricky part talaga, yung pagkakoton. Lahat ng vapors, mostly ng mga vapors talagang nahihirapan sa pagkukoton. Nadidisalign yung ano nila, yung wire nila. Ayan. Minsan nasosobra nila ng masyadong makapal yung cotton na nilalagay, kaya ganun. Tsaka hindi nila naayos ng yung perfect yung ano niya. Yan ang talagang pinaka kalbaryo ng mga vapors. Maano yung cotton nila. So maganda yung saktong nahihila mo lang siya na ganyan, hindi naman sobrang mahigpit, hindi naman sobrang luwag. Pag maluwag, burn palagi burn taste palagi. Oh, yun. Dito na naman tayo sa kabila. Kunin natin ito. Dagdag natin, medyo numipis eh. O pwede mo siyang idugtong na ganon, dugtong mo lang. Ikutin mo lang siyang ganon, magsasama na sila. Ayan. Diretso lagay na. Mararamdaman mo siya pag nilalagay mo, eksakto lang na humihigpit siya, yon. Okay. Perfect yon. Ganda nun. Okay. And then guntingin mo lang siya doon sa eksaktong prefer mo na ano, haba niya. Yung hindi naman sa gabal. Yan, gaganyan mo siya, oh. Ganda niyan, maayos na 'yan, oh. Ayos-ayos lang. Kunting ayos-ayos lang na ganyan. Oh. Okay, wick na natin. Bilis lang. Sarap na naman mag-vape nito. Ilang straw hat muffin na naman kaya ang tutumbahin nito. Okay. Sa akin, sarili ko namang vape to, kaya kahit hindi ko na masyadong gandahan. Pag sa customer, syempre, I'll do my best. Pero maayos pa rin, oo. Maganda pa rin, di ba?
So pipicturean ko na lang mamaya kasi ayaw makisama na itong camera natin eh. Ewan ko, parang blurry siya pag ano, blurred siya. Pag nilalapit ko yung ano. Yan, so 2 months, di ba? Napakasulit. Para hindi sayang yung pera ninyo na build kayo ng build, pa-build kayo ng pa-build. Di ba? Pwede naman palang ganun, di ba? And of course, syempre sa juice din. Kapag kape talaga, pag yung coffee flavor talaga ang juice mo, nako, gangki talaga yun. Gangki talaga. Ewan ko lang kung may juice line na hindi gangki na coffee flavor. Pero mostly kasi pag coffee, gangki siya. So ang vlog na to, ang topic na to kasi ni-request nung may nag-request kasi na kung pwedeng yung previous mga vlogs ko kasi hindi ko siya hindi ko siya naipakita kung paano kwan sa video. So request nila makita kung paano yung ano. Ayan. Cotton bacon, maganda. Wala pang aftertaste. So kahit hindi mo na lighter-lighteran to, yung iba nila lighter pa nila para daw matanggal yung kwan. Hindi ako nagaganon. Kalokohan lang yun. Pampatagal. Nakasanayan na nila yon. Ang purpose lang naman nung paglalighter nila, yung parang sinusunog nila, ang purpose noon, yung parang yung mga himulmol. Para matanggal yung parang mga himulmol niya. Kasi makikita mo, parang may himulmol siya eh. Pero, ano naman yun, optional naman. Pwedeng hindi mo na gawin, pwedeng gawin mo. At isa pang purpose noon yung pag nilalighter nila. Kwan, pantanggal ng aftertaste para matanggal yung parang lasa ng cotton. Pag bagong build kasi nalalasahan mo yung cotton eh. Blind Monkey, let's G, Straw Hat Muffin. Pag nilagyan mo naman ng juice yan eh, yung mga himuhimulmul niya eh, magfa-flat din naman yan. So, no need na yung lighter. Di ba? So, hindi ko magets kung anong for what reason yung paglalighter nila. So, 6 years naman na akong nagbe-vape. Kahit minsan hindi pa naman ako naglighter. Nakikita ko lang dun sa mga kwan. Parang abala lang yung paglalighter eh. So ito, pag si cotton bacon, kahit diretso hipak na to. Hindi mo na pwedeng, kahit na hindi mo na siya, ano bang tawag nila doon? Nakalimutan ko nila, parang ipa-purge nila, ganon. Yung parang ipa-fire nila, tsaka nila hinihipan, no need ng ganon. Kahit diretsong hipak na. Sayang pa yung juice. Magpa-purge ka pa. Alright, 100 watts. So dito sa build ko na to, pag sa variable, dapat mga 200 watts ako. O kaya, mga 170. Medyo 50% na lang yung battery ko eh. So hindi naman ako masyado sa cloud chasing. More on flavor build ako. So ganun lang ang hipak ko. Normal lang.
Nililipad ng hangin. Alright, what's up mga ka-vapon? So, kung nagustuhan nyo ang video na to, this is Pop Sneak Vape. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe para sa mga following videos ko pa. Thank you and I love you guys for watching.